Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, natugunan umano ng presidential aspirant na si Ferdinand Bongbong Marcos ang kanyang atraso sa Bureau of Internal Revenue. Sa dokumento na nakuha ng pahayagang The Manila Times, ipinapakitang naayos na nito ang kanyang tax dues base sa hatol ng korte noong 1995. Nakasaad sa resibo mula sa Land Bank of the Philippines na may petsang December 27, 2001, lumalabas na binayaran ng dating senador ang multang aabot ng 36,000 pesos. Sa petisyon na nakahain sa Commission on Elections o COMELEC, iginiit ng petitioners na hindi maaring hayagang tumakbo si Marcos sa anumang pwesto sa pamahalaan dahil sa kinakaharap nitong tax cases. Nanindigan naman ang panig ni Marcos na walang basihan ang mga petisyon na humihiling na i-diskwalipika ang dating senador sa 2022 presidential race. Itinaas ng Philippine National Police ang seguridad sa mga paaralang kasali sa pilot run ng face-to-face classes sa Metro Manila. Ang kautusan ng PNP ay inilabas sa pagsisimula ngayong araw, December 6, ng in-person classes sa mahigit 28 na mga eskwelahan sa National Capital Region. Ayon kay PNP Chief General Leonardo Carlos, inatasa na ang lahat ng mga hepe ng police units sa mga nasasakupang lugar upang dagdagan ng foot patrol at police visibility sa mga school zone upang manatiling ligtas sa street crimes ang mga estudyante, magulang at mga guro. Pinayuhan din ng PNP ang mga magbabalik eskwela na palaging sumunod sa minimum health protocols kagaya ng social distancing, pagsuot ng face mask at palaging pag-sanitize ng mga kamay gamit ang alcohol. Hindi aalisin ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na sakop ng West Philippine Sea. Ito ang paninindigan ni AFP Chief Lieutenant General Andres Centino kaugnay ng utos ng China na alisin ang naturang barko. Ayon kay Centino, ang BRP Sierra Madre ay nagsisilbing permanent post ng Pilipinas sa naturang lugar para magbantay at nagiging kanlungan rin ng mga mangingisdang Pilipino na napapagawi doon. Taong 1999 ay nasa Ayungin Shoal na ang naturang barko na simbolo rin ng soberenya at karapatan ng Pilipinas sa lugar. Dagdag pa ni Centino na ang Ayungin Shoal ay nakapaloob sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosaline Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.